Sila po ang Golden Scorpion. Sila po ang nasa likod ng Palanga Massacre. At sila din po ang tumira sa pamilya Uy. Kilala ko rin po kung sino ang protektor nila. Si General Policarpio, ang aking ama. Hindi ko alam kung bakit lumabas ka't inutil! Nagsisisi ako ng ipanak pa kita. Walang lalabas eh. Hugo, pag may lumabas sa kanila, barilin mo. Tapusin na namin yung hayop na pahit. Salamat, ma'am. Doc, maraming salamat. Salamat. Chief. Chief, pakiramdam ko miyembro ng sindikato mga yan. Gusto nila ako itumba. Maaari. Pwede rin politika. Kung miyembro ng kapulisan, kaya alam na nandito ka. Chief. Chief, nagkakagulo na po yung mga media sa labas. Ako nakakausap sa kanila. Magaling kayo. Sige, Chief. Elias. Maraming salamat kanina. Huwag dapat mong pasalamat, brother. Sinasaalang-alang mo ang buhay mo para nung lumabas ang katotohanan. Salamat sa'yo. Pero Elias, saan ka pa natuto gumamit ng baril na ganun? Yun, brother, ano lang yan, siguro, tsumamba lang. Nakita kita na parang kailangan mo ng tulong ko, kaya kumilos na ako. Yan ba? Oo. Galing ah. Ayos.
Salamat, Elias, ha? Lahat, brother. Siya nga pala, Ruben. Anong balita doon sa shootout sa ospital? Nakausap ko na po si Chief Regarde. Nasa safe house na si Paeng. Nakaligtas po siya. Iniimbestigahan nga lang kung Golden Scorpion nga yung nakainkwentro nila. Golden Scorpion lang ba pwede magtangka sa buhay ni Paeng? Pero alam mo, hanggang ngayon, hindi akong maniwala na si General Policarpo ay parte pala ng Golden Scorpion. E sana lang makonsesyo siya at isuwalat niya mga miyembro nito. Lalo na ngayon, nasa panganibang anak niya. Tingin ko, Mayor, maraming hawak na kapulisan yung sindikatong yan. Ang dali nilang natuntun si Paeng. Palagay ko nga eh. Pero alam mo, ayon doon sa huling statement ni Paeng, marami daw politiko at negosyante na miyembro ng Golden Scorpion. Alam ba kung sino naman ang kawawa dito? Ang taong bayan. Ma'am Pretty, yung binanggit ko sa inyo nung isang araw na babalik po sana ako, kailan po pwedeng makuha? Ay, ito na, ma. Tatlong buwan yan. Tsaka na-approve na rin yan ni Doc Billy. Naku, ma. Salamat po talaga. Kailangan na kailangan ko po ito para sa tuition ng anak ko. Alam niyo, ma, matalino po yun at masipag mag-aral. Kaya pinagtatsagaan po talaga namin na makagraduate siya kahit na nababaon na kami sa utang. Ano naman, Aling Linda, ramdam na ramdam ko talaga yung ganyang feeling, yung mga baon na baon. Kaya yun yung pinagdaanan ko dati. Pero huwag kang mag-alala. Alam mo, kapag nakapagtapos yung anak mo sa pag-aaral, pagiginawa rin talaga yung buhay mo. Sikap lang, konting tiyaga na lang ako, diba? Salamat po talaga, Mama. Sige po. Kay Doc Willie ka magpasalamat. Sige na, Aling Linda. Sabi ka na. Ingat ka, ha? Alam mo, couple pie, sana palagi na lang ganito na yung parang puro good vibes na lang. Ang ganda nung, past. Diba nga? Eh ate, nakaka-good vibes naman talaga pag puro good news. Eh, tingnan mo, nakakatulog ka ng maayos sa gabi dahil tinantanan ka na yung Janine na yan. Tsaka, natanggal na sa posisyon yung tatay ni Paeng, diba? Tsaka ate, naliliwanagan na rin kasi yung Palanga Massacre. Eh, good news yun kay Nay Alma tsaka kay Elias. At ito pa nga, yung tropa nating si Bani. Aba, gumagaling-galing na. Diba? Alam mo, lakas talaga ng kutub ko. Siya mananalo. Detroit. Huwag lang talaga madadaya, ha? I die. I'm sure siya talaga. Alam mo, Apple, sana palaging ganito na lang. Yung sunod-sunod na good news na lang palagi yung naririnig. Kurang. At saka yung good news para sa mga taong nakapaligid sa akin, di ba? Sa inyo. Oo naman. Pero ate, kasi binabasa ko sa internet. Ano naman yan? Yung good daw tsaka bad, balance daw yan. Oo. Oh. So ngayon, piling ko, pag sunod-sunod yung good news, piling ko sunod-sunod din yung bad news. Pwede ba? Huwag kang advance mag-isip, ha? Alam mo ba kung sino yung mga nagdadala sa akin ng mga bad news, mga bad vibes sa buhay ko? Sino? Ba, hindi mo alam? Sino? 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 Si Lorna, wala namang iba. Ay, dahil. Siyempre, ganun talaga yun kasi bitter yun. Kasi nga, dahil sa akin, nakulong yung kapatid niya na hanggang ngayon, hindi niya pa rin makapiyansa-piyansahan. Alam mo yan, si Lorna na yan. Ate, lahat na ginawa mo dyan, hindi pa rin tumitigil. Parang tango. Pwede natin gawin dyan, no? Parang tumigil-tigil. Ay, ka? What if ano? Ano? Konsulta natin yun sa feng shui expert. Ay? Alam mo, bet ko yan. Diba? Kasi ang pagkakaalam ko dito kay Lorna, year of the pig to. So true. Kung konsulta tayo, hihingi tayo ng pangontra sa kung ano ba ang dapat gawin sa year of the pig ngayong year of the dragon. Ay, masabog yun. Diba?
kilala si Joaquin. Hindi okay, pwede yan. Mm-hmm. Oh, sure. Para mapuksan yung babae na yan, di ba? Di ba? Makakandahan na yan. Maganti nga. Tumihil-tihil na. Tapos mado yung bunga mo sa pagkakas. Ayun na. Dapat good news lang. Good news. Good, good vibes. Lorna. Ganda ng idea. Di ba? Dapat hindi natin isipin si Lorna kasi siya yung bad vibes. Kapitana, ready na ba yung anak mo sa binibining marikit? Malapit na yun, ha? Excuse me, ready-ready na ang anak kong isuot ang corona. Palalamunin niya ng mga alikabok yung mga ibang kontisera na yan. Meron kayong tinatagong talent yun? Yung ano tinatagong? Ano yun, kapitana? Alimango walk. At sa akin niya yun naman, ha? Gusto mo makita? Baka mo to. Ayan, kapitana. Sige. Oh, maganyan yan. May patras pa yan. Oh. Dumedepende pa yan sa music. Tignan mo. Oh, dali, pagbabagal ang music ganito. Oh. Bibilis! No? Bumagal ulit! Oo? Oh. Pabalas. Pabalas? Pabalik. Pabalik? Ikot! Oh. Uy! Nanon! Oh, diba? Sabi ko sa inyo, wala lang paso lahat sa mga yan kay Andy kasi magaling talaga. Manang mana kay Kapitana. Salamat po. Salamat. Eto na nga mga mare. Malakas daw ang laban ni Bane. Magaling na siyang rumampa. Nakita ko siya kahapon. Parang model. Pati pagsagot sa mga Q&A, expert na din. Basta ako, kay Bane ako, gustahan tayo. Masakaling manalo si Bane, first time yung mananalo taga Palangga. Naku, karangalan yung para sa ating lahat. Sana nga masungkit ni Bane ang corona. Ay, huwag kayo masyadong masaya, huwag kayo masyadong pakasiguro, no? Ang galing-galing kaya ni Angie kahit ibang barangay pang represent niya. Sabihan mo yung anak mo na galingan niya. Dahil mahigpit kalaban niyan si Bane, lalo't sina Pretty ang nagtitrain. Eh di ba dating puntesera yun? Hoy, 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 hoy! O bakit, ha? Naiuwi ba niya yung corona? Nanalo ba siya? Hindi ba second runner-up lang naman nakuha niyang award? Oo nga, huwag kayong masyado nagpapaniwala dyan kay Pretty, no? Oh, eto, gusto niya ng chismis. May alam ako tungkol sa kanya, mainit-init pa. Ano yun? Nag-chismis sa kanya? Si Pretty, buntis. At ang ama ay si Oka. Oh. Ano? Oh. Ano? Si Pretty? Hindi buntis. Hindi gila ko kausap. Ay. Ano ba yan? Si Senyor. Si Calvin. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Sinabi ko sa'yo, huwag kang lalabas dito. Ikinulong na kita sa mansyon. Anong ginawa mo? Tumakas ka pa rin. Bakit kumilid ko na naman nang hindi ko alam? Gulpihin pa kita ng gulpihin! Hindi ka naman natututo! Hindi mo ako sinusunod! Sandali! Pa! Gusto ko lang itumba si Paeng bago pa siya itago ng Senado! Ano nangyari? Lalong lumala ang problema natin! Hindi ka natututo, ha? Sa mga katangahan mo! Ha! Sige na! Tama ka na! Palpak na akong palpak! Pero lahat ng ginagawa kong to, para makatulong ako sa'yo! Alam kong mababa yung tingin mo sa akin mula noon pa. Alam ko rin naman ang isip mo na hindi ko kayang maging leader ng Golden Scorpions. Di ba? Pero kung iniisip mo rin na mananatili lang ako sa bahay na to, habang yung mga kalaban natin kumikilos para pabagsakin tayo, nagkakamali ka! Senyor, dyan lang kayo. Umalis ka sa paningin ko.
Bait mo naman, no? Magluluto kasi ako, birthday naman ni Kurista ko, kaya ako namili. Ba't ikaw mabait? Hindi naman. Hindi, celebration na rin kasi yung nagkaso sa akin, eh, inatrust na, dapat siya yung kakasuhan. Dahil loko-loko pala yung hype ng babae na yun. Eh, buti nga sa kanya. Oo nga. Teka, mangga, oh. Magkano po sa mangga? 30. Wait lang. Dali. Ako na. Oh, na. Ah, kuya. Bait mo naman. Para ka namang ano yan. Ang sakli mo. Salamat. Thank you, ah. Makong tagal-tagal ko na inaantay nito. Gusto ko talaga. Narinig niyo yun? Naglili siya. Naghahanap ng mangga. Ate, totoo nga ang sabi-sabi. Please. Ako ka nga ng ama. Ang bait naman ni Opa. Alaga. Hoy! Ako ba pinag-uusapan nyo dyan? Narap-arapan, rinig na rinig ko kayo. Para kayong suman ha, lalagit nyo makatin yun anong problema. Mga hayop na to, walang ano, wala kayong magawa, no? Hindi, no. Nag-uusap lang kami about sa business, no? Hindi. Monkey business. Mabuti pa, Pretty. Huwag mo na silang pansinin. Eh, kasi mukhang ako talaga pinag-uusapan nitong mga tismosa na to. Eh kasi nga, eh talaga pag-uusapan ka. Baka nagagandahan sila sa'yo. Eh naman ang ganda-ganda mo, tapos may kasama ka pang gwapo. Ay! Tapos bagay pa tayong dalawa. Kabahan ka naman sa mga pinagsasabi mo, Oka. Parang, ano dyan? Tara na, umuwi na ako. Pwede mag-joke lang. Ito naman. Umuwi na ako, akin na yung ano. Wait lang, ako na. Ako na, kaya ko naman mag-isip. Ako na. Ako na, Oka! Habing ako na eh. Alam mo kasi kung bakit. Na-realize ko kasi, si Hector kasi yung love of my life ko dati. Tapos, sa kanya lang ko talaga ako nakafocus. Alam mo yung gusto kong mag-anak ng 10 mga batang makakute, nakamukha ko lahat. Tapos, basta ibubuo kami ng masayang pamilya. Pero alam mo, nagbago yung pananaw ko simula nung nambabahe siya, tsaka nagloko siya. Kaya, tsaka binugbog niya ako, di ba? Alam mo, very good to niya. Buti naman nagbago ka na. Talaga, kasi gusto ko unahin muna yung sarili ko, pati mga pangarap. Ano ba pangarap mo? Na magkaanak man ako, gusto ko sa tamang lalaki na. Ah, siguro ako na yan. Puro ko talaga kalokohan, no? Hindi, sabi ko umuwi tayo. Talaga uuwi ako. Hindi ganun. Umuwi ka mag-isa, umuwi ako. Eh, dito bahay mo, di ba? Oo, oh, eh hatid ko na kita. Hindi na, kaya ko naman mag-isa. Hindi na, kaya ko na nga. Ah, hatid na. Kaya ko na. Ah, hatid na nga. Kaya ko na nga. Ah, ako na, mauna nga. Oha! Nareglo ko na ang lahat. Kahit si Mayor Alfonso, napaniwala ko na sa investigasyon ko. Alam mo, Chief, hindi ako nagkamali ng pagpili sa'yo eh. Alam mo, bayani-bayani ka ngayon sa bayan na nanong mayon. Dahil sa pagkakasolbo sa Palanga Massacre. Nahuli na namin ang mga suspect na pumatay sa pamilya mo. Hindi sila yun. Ano sabi mo? Eh, nag-match yung gunpowder sa crime scene sa kanila. Isa pa, umamin na sila. Nag-match yung statement nila sa mga ebidensya. Alam ko, dahil nandun ako. Sinungaling kayo, Tay. Inagtakpan mo ba? Ang mga totoong kriminal sa likod ng Palang Kamasagir. Kasabot ako! Pinagtakpan ko ang mga taong pumatay sa pamilya ni Elias. Kapalit nun, natupad ang pangarap ko. Ang pangarap ko! Kinuha ko to. Ah, hindi na kasi ako makapag-antay sa kasal ni Joanne. Susi ng bahay. Paeng,
Tay, alam ko naman saan galing perang yun. Mahalaga mo ba yun? Maayos naman ang buhay natin, ha? Matutupad niya naman ang pangarap niya ni Joanne. Mas dapat mamproteksyonan ang sikreto ko. Sigurado ko, puproteksyonan tayo ng Golden Scorpion. Hindi nila tayo gagalawin. Pati pamilya ni Joanne, sigurado ko, makikinabang. Ang Golden Scorpion may kasalanan dito. Nadamay tuloy si Joanne. Ito bang sinasabi mo protection sa sindikato, Tay? Ha? Kilala ko rin po kung sino ang protektor nila. Si General Policarpio, ang aking ama. Pare. Uy, salamat ah. Linga. Alam kong pinasurrender yung baril mo. Kaya sa'yo muna yan. Para kung sakaling may mangyari dito sa safe house, kaya mo protekta ang sarili mo. Salamat, pare. Yes, Chief. Yes, Chief. Pare. Pre. Tumawag si Chief. Oh. Lumabas na yung warrant ni General Policarpio. Pinapa-arrest na yung tatay mo. Uy! Elias! Hi. Brother! Elias! Napanood mo ba si Elias kagabi? Mukhang delikado yung best friend mo, ah. Hmm. Siya yung target ng mga sindikato. Nasa safe house siya ngayon. Nasaan nga ligtas siya, eh. Hindi natin alam kung sino pwede pagkatiwalaan sa mga polis. Tama. Pero Brad, paing na rin ang patunay na hindi lahat ng polis masama. Porkit masama yung puno, ganun na rin yung bunga. Bakit nga hindi siya nagmahanan sa tatay niya? Problema ko ngayon, brother. Nakita niya ako yung baril. Wala eh, kailangan ko siyang tulungan. Pero nagulat siya na marunong ako bumaril. Paano kaya, brother, kung sabi mo sa kanyang ikaw si Black Rider? Wait naman siya, di ba? Saka mapapagkatiwalaan. Hoy! Ano ka ba? Maganda na nga yung walang alam si Paeng. Kasi delikado yung pag nalaman ng sindikato na ang best friend niya ay si Black Rider. Ito, si Elias. Mas delikado yun. Ano ka mo? Delikado. Maganda na yung walang alam. Tinalikuran na ako ng anak natin. Nawala na ang lahat sa akin. Siguro nga kasalanan ko. Hindi ko kayang sikmurain na mapahiya sa buong mundo. Ano po yun? May warrant of arrest kami para kay General Policarpio. Ha? Tara! Ay, teka lang po! Sandali lang po! Sandali lang po! Nandito kami para arrestuhin ka.
Pasensahan tayo, Ricarte. Pero wala kayong pakikinabangan sa akin. Eh dahil nga daw po sa nangyari, mukhang madedelay yung kaso sa Senado. Wala na. Wala na mangyayari sa hearing na yung panigurado. Nay, kailangan ko ng kumilos. Buntis ka daw. At hindi alam mo sino ang ama. Maamalasing ka ngayon. Ha? Alam mo, Lauren, hindi mo talaga ako tinitigilan, no? Ano ba gusto mo? Ang kapal din ang mukha mo sumugot dito sa balwarte ko, eh, no? At ako matatakot, ha? Eh, balwarte lang naman to ng mga chismosa at chismosa, tsaka proud ka pa, no? Hindi ako titigil hanggat hindi mahuli ang mga sindikatong ito. Pati ang mga pulis, pati mga politiko na pumuprotekta sa kanila. Paano kaya kung totoo nga yung sinasabi ni Sina? Na may anak nga siya sa labas. Oh. Walang ibang pwedeng maging leader ang Golden Scorpio, kundi ako lang. At kung sakali man na meron akong kapatid, papatayin ko siya. Papatayin ko yun.